Okay, good day mga bossing. At meron naman tayong isang content na medyo matagal gawin, ano? Ang gagawin natin ngayon ay mag-refresh tayo ng makina ng Raider 150 Fi. Kilometer reading and 2 years, almost 2 years Lalamove Raider 88,610. Yun o, 88,000 kilometer. Tingnan natin yung carbon. Yan yung carbon deposit na naiipon sa piston. Yan yung lilinisin natin. Tapos ito naputol kanina dahil sa sobrang kalawang. Papalit na rin pala tayo ng timing chain. Papalitan na rin natin ito mga boss. Ano na to? Gas na. Yung guide. Dalawang guide na papalitan natin. Kulong itang nut. Okay. Good pa yung black natin, ano? 88,000 kilometer. Mga carbon na naipon dito sa ibabaw ng piston hanggang dito sa gilid. So ito ang lilinisin natin, ang carbon na yan. Tapos palit na rin tayo ng piston ring. Ayan o. Kailangan natin dalhin muna sa machine shop para mabunot. So, para maiwasan natin maputulan ng bolt sa pipe, so meron tayo ditong pamalit na high tensile bolt. Allen type siya dito para maibaon mo dun sa cylinder head. Ayan. So pag magtanggal ka ng pipe, oh, ito lang nut lang tatanggalin natin. Iwas putol na to. Iwan na, may iwan na yung ano, yung thread. O, ganyan magiging forma niyan. So, tara, bubunutin muna natin.
mga parts na papalitan natin. Cylinder head gasket. Ito yung luma niya. Ayan. Papalitan natin ng bago. Then timing chain set. Ito yung timing chain. Saka yung dalawang guide. At valve seal 4. Piston ring set. Ayan. Yan yung parts na mga papalitan natin. Papalitin tayo ng coolant. Ayan. Okay, i-assemble na natin ang piston ring. Lilinisin din natin ito mga boss ng brush, itong mga carbon na to, bago natin i-grind ng metal grinding compound. So ayun mga boss, lahat ng valve, intake, exhaust, i-grind natin gamit ang grinding compound. So ayan. Sa grinding compound mga boss, dalawang klase yan. Pag ginamit natin, ang gagamitin natin dito sa paghasa ng barbula, ang gagamitin natin na klase yung medyo pino na grinding compound, ano, kasi hindi naman siya totally ka ano, ganun ka carbon, ganun ka lalim yung i-grind natin. Ilalapat lang natin siya para mas gumanda yung compression. So make sure na walang singaw. So ayun, ang gagamitin natin ay grinding compound. So ayan. So pag nag-grind pala kayo mga boss ng barbula, ang valve, halimbawa yung exhaust, dito mo siya grind. So lalagyan mo siya ng tanda na dito lang siya pag binalik mo. Kasi kung halimbawa dito mo siya grind tapos nalilipat mo naman sa kabila, so mag-iiba yung surface ng lapat niya. May tinding sing, may singaw or hindi maganda yung lapat ng valve. So dapat kung saan mo siya grind, dito mo lang siya ilalagay. Okay. So pag nag-grind tayo, kukuha lang tayo ng kokonti. Tapos ilalagay natin sa labi ng valve. Yan, paikot. So pag nagkaroon na siya ng grinding compound sa labi, dito meron tayo ditong ginamit na hose.
para pumasok doon sa barbula, no. Ginamit natin ang hose, vacuum hose ng carb ginamit natin. So ang paghasa nito, isang side lang. Yan. Pagpabalik, iaangat mo siya. Yan, ganyan. Hindi naman kailangan natin na madaliin. Yan, ganyan, ganyan lang ang paghasa. Para naghasa lang tayo ng samurai. Yan. Ganyan, ganyan lang. So pagpabalik, kuha mo sa ilababa. Yan. Pagpabalik, iaangat natin ng konti. Makikita nyo dito sa taas, angat yung bulb. Yan. Yan. Pagpabalik, kukuha tayo ng buwelo. Tapos, pag i-grind na natin, ihila pa baba. So, makikita natin dito, sa taas, lalapat siya. Yan, ganyan. Yan. Tapos maririnig mo yung tunog ng parang kinakayod. So ang purpose natin nito para maging lapat yung labi ng bulb, para sure na walang singaw, good ang compression. Ayan. So nagtatanong hanggang ilang ikot ba para malaman na okay na. Maririnig nyo yung tunog ng paghahasa nyo. Mag-iiba yung tunog, parang nagpipino. So, ibig sabihin nun, pino na yung labi ng bulb. Ayan. So, makikita natin yan dito. Isa natin. Ayan. Makita natin yung nahasa na natin. Ayan o. Makinis na. Ganun lang ang yung paghahasa ng bulb. Okay. Ayan. Ngayon naman, tatanggalin natin yung chain guide. Yung bandang taas na chain guide. Tatanggalin natin to. So, kailangan natin tanggalin ang magneto para mahugot natin to. So ngayon tatanggalin naman natin yung magneto para mapalitan natin ng chain, timing chain, tsaka yung bagong guide. So ayun, natanggalan natin yung guide. Talagang paliti na siya. Kita mo yung kayod ng guide. Ayan, kayod na yung guide niya. Halos manipis na yung gitna. So pag tinanggal nyo pala ito mga boss, merong washer dun sa loob. Baka makaligtaan nyo, mahulog. Andito yan sa loob. Pag tinanggal mo ito, andito lang siya sa loob. Then ito yung bago nating ilalagay. Timing chain guide 465. Tapos yung timing chain tanggalin natin. So yung timing chain natin mga boss, hindi isa kaparehas ng card. Ibang iba.
mas mura ito kumpara sa card. Ang laki na ano niya, timing chain niya. Ito yung bago, nasa 800 plus lang to. I-compare naman natin yung haba niya sa bago at luma. Mas mahaba ng konti ang luma. Siyempre, kasi dahil banat na siya. Unahin muna natin yung chain bago ang guide. Then ilagay na natin yung bagong guide. At huwag kakalimutan yung washer. Yung washer. Yung dalawang klase ang washer natin, dalawang side. Merong smooth edge saka sharp. Yung smooth edge para doon sa kaharap ng guide kasi siya yung gumagalaw. Balikan natin ito pati needle bearing. Okay. Okay, ano naman tayo sa cylinder head para linis. Ang ginagamit ko sa paglinis ng carbon dito sa exhaust, meron akong ginagamit dito na yung liha na makapal. Binabala ko siya sa ano, sa mini grinder. Ayan, na dihangin. So lilinisin ko lang to para matanggal yung mga carbon deposit. Then pati sa intake. Yan. Yung magaspang na yan, ang nililinis ko na yan. Para maganda yung flow ng gasolina. Ayan, makikita natin na magaspang. Ganito siya ngayon, makikita nyo malinis. Yeah. So hindi yan pinuport mga boss, ano? Tinanggal lang natin yung carbon.
Yan. Yan, malinis na. Second take naman tayo, mga boss. Inilinis lang natin, kinikinis. Liha lang tong gamit natin. Para maganda yung flow ng air and fuel. Linisin lang natin ang gasolina para matanggal yung mga ribaba. We'll be right back.
mga boss, at ibabalik na natin yung cylinder head at piston, cylinder block. Babalik na natin. So, ayun mga boss, ilalagay na natin ang valve seal, bagong valve seal. At dapat pag nag-refresh tayo, magpapalit din tayo ng bagong valve spring para maganda yung balik ng RPM natin. So, dapat papalit dapat tayo ng valve spring. Yung hinasa natin kanina, itong barbula. Meron tayo dito yung palatandaan kung saan sa dapat. Itong may tanda dito ko, dito ko sa ilalagay, dito yung tanda niya. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung valve seal. Ayan, lumapat na yung valve seal natin. Susunod naman natin dito yung valve spring. Ang valve spring, meron siyang part na masinsin, yung dikit-dikit sa ilalim yan. At may kulay naman yung para sa taas. May nakalagay na kulay orange. So, sa paglagay ng lock, ito, make sure nyo lang hindi mawala yung valve cutter. Sa paglagay nito, sa paglalagay nito, i-assemble mo muna sa dito. I-assemble mo muna sa dito sa taas yung dalawang lock. Ganyan. Lalagay mo siya dito. Ayan. So, ayan. Tapos ilalagay mo dyan sa ibabaw. So, kung DIY ka lang, wala kang special tool sa pang-install ng valve cutter, pwede tayong gumamit ng T-wrench or socket na 12mm para malagay natin yung lock. And then, yung pinagtanggalan nyo ng plastic ng valve seal, kailangan natin yon. Then yung ilalim, lalagyan lang natin na sa pin para hindi bumaba yung valve ng basahan. Tapos kailangan may tagahawa ka rin para hindi gumalaw. Ayan. Ayan. Kasi yan, isasapin lang natin dito para mag-lock sya. Nag-lock naman na siya. Gusto natin makasure na nag-lock siya. Palo natin konti.
Ayan, landahan. Then kanina hindi ko na ipakita kung paano siya tanggalin. Pagtanggal, gagamit din tayo ng 12mm socket. Ayan, ipapatong natin dyan. Then palo. Ayan, palo lang siya. Tapos makikita nyo, tatalsik yung lock. Ayan, siyempre kailangan natin magsapin ka ng karto para in case na tumalsik, makita mo kaagad. Ganun lang mga boss. At sana ay makatulong sa inyo kahit papaano. Ayan. Yun mga boss, nakabit na natin lahat. Nakabit na natin lahat ng lock. I-sure natin kung walang leak. Lock by. Ang ginawa natin paghasa. So ayan yung lininis natin kanina. Ganun. Lagyan lang natin ng gasolina kung walang leak. Iyon o. Wala. Okay, wala nang singaw mga boss. Pwede na natin siyang isalpak. Ayun mga boss, at natapos na nga nang hindi nyo napanood. Dahil nagkaroon tayo ng trouble sa camera, nalobat lang yung ating camera. Kaya ayun, habang nakabideo tayo kanina, biglang nag-blackout. So hindi ko na naipakita yung video kung paano mabuo yung engine, ano? So meron naman tayong mga vlog dito sa mga unang video natin. So doon na lang natin panoorin yung iba, no? So ayun, ang ginawa natin dito sa engine, refresh engine, nagpalit tayo ng valve seal and piston ring. So si sir na nanggaling pa siya ng Montalban. Ano ang pala mo sir? Emmanuel. Ayun, shout out kay sir at maraming salamat kay sir Emmanuel. So nagpakabit na rin siya ng ano, ng dual horn. So ito yung switch niya para sa loud horn. Ito yun naman, pag naka-normally on, ito yung stock horn. So, yun yung pinakapit ni sir. So, inabot kami ng hapon sa kanyang pagkumpuni ng motor. So, ayun lang mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat.